Hindi lang sa syudad makikita o mararanasan ang tindi ng traffic, kahit sa mga malalayong probinsya ay mayroon na ring traffic jam. Minsan sa kainitan ng traffic ay umaabot sa ilang oras bago ka makausad at makapagpatuloy sa iyong biyahe. At talaga naman na nakaka-stress. Pero ang ating itatampok ngayon ay ang isang nakamamanghang nadiskubre sa gitna ng kagubatan na nagbistulang isang mahabang traffic jam na hindi umusad sa napakahabang panahon. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito at kung gusto mo na mga kwentong kagaya nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Ang Chatelion Car Graveyard ay isang nakasisindak na tanawin na may mga nakahilerang mga inabandonang mga kotse sa isang masukal na kagubatan. Ang mga sanga, puno, mga dahon at mga ugat na nakapalibot sa mga kotse ay umiikot sa mga kinakalawang at sirang metal. Ang mga kotse na naiwan dito ay dating magagara, maningning at napapakinabangan panoon. Ang nakakapangilabot na bahagi ay ang mga kotse na nagmistulang minadaling iniwan ng mga may-ari. Sa napakatagal ng pagkakatingga ng mga kotse ay kinuha na ito at inokupahan ng kaligasan na naging sanhi ng paglaki ng mga lumot tulad ng isang bagong estilo sa pintura mula sa kanilang mga pintuan at bumper. Makikita ang nakakagulat na The Chatelion Car Graveyard, ngunit ang totoong kwento sa likod ng pinagmulan ng parang sementeryo ng mga sasakyan na ito na inabandona ay mananatiling isang misteryo. Hindi naman masabi na walang mga kwentong nagsasabi tungkol sa mga tila sementeryo o imbakan ng mga kotse at iba pang sasakyan sa mga nagdaang mga taon. Isang kwento ang nag-angkin na ang car graveyard na ito ng mga kinakalawang ng mga sasakyan ay dating pagmamay-ari ng mga sundalo ng Amerika. Ang pagtatapos noon ng World War II sa ibang bansa ay hudyat na yun na ang tamang oras para sila ay makabalik sa kanilang mga tahanan habang sila ay masayang nag-iimpake upang umalis na napagtanto ng mga sundalo na hindi nila maiuwi ang kanilang mga sasakyan. Ang maliit na nayon ng Chatelion ay tila perpektong lugar upang maitago o doon ipark ang kanilang mga sasakyan sa isang burol at nakatago sa mga makakapal na puno. Hindi sinasadya ng mga sundalo na iwanan kailanman ang kanilang mga sasakyan. Mayroon silang mga plano na bumalik at kunin ang mga ito kapag nagkaroon na sila ng pagkakataon. Ang Chatelion ay matatagpuan sa Timog Belgian. Dito sa maliit na bayan na ito, ang lokal na residente dito ay hindi sumasang-ayon sa kwento tungkol sa mga sundalong Amerikano na nag-iwan ng kanilang mga sasakyan. Sa halip, sinabi nila na ang mga kotse nila ay nakapark lamang doon tulad ng mga kotse sa anumang karaniwang parkingan. Kung nais mo naman ang katibayan, sasabihin naman nila sa iyo na ang mga kotse na naipon doon ay ginawa bago ang ikalawang digmaang pandaigdig. Habang ang katotohanan ito ay hindi na dapat pang pagtalunan dahil ang kwento ng kasaysayan na nauugnay sa kwento ng mga sundalo noong World War II ay nakakaintriga. Hindi natin alam na ang ilan sa mga kotseng naiwan sa kagubatang ito ay maaaring mula sa mga sundalong masayang umuwi sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang iba pang mga kotse dito ay maaaring narimata o hindi nabayaran noon, kaya ang pagkolekta o ang pag-imbak ng mga sasakyan dito hanggang sa maging katulad ng parang sementeryo ng mga sasakyan ay isa sa naging dahilan ng pagkakaroon ng napakaraming magkakaibang kwento na bumabalot sa The Chatelion Car Graveyard. Bago ang taong 2010, marami ding mga antigong kotse ang naiwan at inabandona na sa kagubatan ng Belgium. Mayroong apat na magkakahiwalay na car graveyard o taguan ng mga sasakyan na tahanan din
ng 500 mga sasakyan na retro. Ang Chatelion Car Graveyard ay kabilang sa pinakatanyag at kilalang lugar. Dito ay tila ang isang traffic jam ay nagtatapos sa isang malaking problemadong apokalipto na sanhi ng kanilang pag-abandona sa mga sasakyan nila. Ang mga kotse na nabubulok dahil sa katagalan sa gitna ng napakarilag na kagubatan ng Belgian ay natanggal na. Ngunit ang ilan sa mga sasakyan ay ninakaw. Ngayon, ang mga nakamamanga at magagandang litrato na lang ang natitira sa mahiwagang kwentong bumabalot sa The Chatelion Car Graveyard o tinaguriang libingan ng mga sasakyan. Ano ang masasabi mo sa car graveyard na ito? I-comment mo lang ang iyong opinion at ating babasahin. At muli, hanggang sa susunod pa nating kwento. Bago pa tayo magtapos, shoutout po muna sina MC Prado, Dexter Galambao, Earl Gun Fishing, Super Friends in the City, Blissful CJ, Mayor Dan Yu, ED, Sonia Lipple, at Mavi Diz.